hapon po sa inyong lahat. We hope you're keeping safe and dry this rainy Wednesday afternoon. Bantay bagyo po muna tayo ngayong araw, so stay with us until 3 p.m. I'm Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera. May bagyo sa politika at may totoong bagyo sa totoong mundo. Pero at some point, huhupa rin po ang lahat. Sa mga kababayan nating nasa lanta, apektado. At kapit lang po kayo mga kapatid. You're all in our minds. This is Afternoon Delight. Okay, it is Wednesday as mentioned, October 23. Ang ating handa ngayong araw na to, simple lang, ano? Kape at toasted bread. Oo, kasi medyo mahirap pag ano ngayon, partner, no? Ang daming apektado. Oo. 400,000 plus ang tao apektado diyan sa Kabikulan. At again, off guard siguro ang masasabi ng marami na they were caught off guard talaga. Mm-hmm. Sa ano, considering wala pang landfall, ha? Mm-hmm. Hindi pa tumatama ng kalupaan itong si Christine. Uh-oh. As we speak, nasa ano pa siya, no? Well, mamayang gabi pa ine-expect na magla-landfall. Uh-oh. Either Northern Aurora or si Isabela itong si Christine. Mm-hmm. Pero isipin mo, no? Apektado, anong apektado? Ang Kabikulan, ang daming mga tao, mga nilikas sa pamilya, mm-hmm, mga kapatid ay over 3,000 at ang Naga ay lubog na lubog ngayon at overwhelmed daw yung mga first responders sila. Mm-hmm. At nangangailangan doon na tulong. Mamaya ipa-flash natin kung saan sila maaring dumulog. Yep. Pero anyway, what we have now is kape at toasted bread. Yes. Na tamang pantawid, enjoy in the afternoon, simple lang, madaling ihanda. At madali na ipamigay, madaling i-share. Madali handa at ipamigay. Mm-hmm. Oo, yan ang kailangan ngayon ng marami. At nakita rin natin maraming mga, may isa no, sa Tabaco, sa Albay, mm-hmm, may isang animal rescue shelter na overwhelmed rin. Mm-hmm. Ngayon ay kulang sila ng supplies at sa mga pagkain. Mm-hmm. At yung shelter din para sa mga hayop. Napakarami po niyan. At kung titingnan natin ang social media, mga kapatid, grabe ang mga images. Mm-hmm. No? Mga malls na lubog, mga pamilyang tumutuloy sa second floor, yep, ng mga supposedly evacuation areas. Oo. Mm-hmm. O yan nga po ang tututukan natin ngayon. Of course, yung mga nasa lanta ng bagyong Christine dahil malawak po ang pag-ulan and bearing the brunt of Christine's wrath. So far are what has been mentioned as well, Bicol, Quezon, and other nearby areas. Ramdam na rin dito sa NCR ang signal number 2 na as we speak, ito na nga, nag-cause na ng number coding suspension. Yung mga klase, government work in Luzon are also suspended today. At kasama din po dyan yung mga laro sa UAP. Mm, suspendido yan. Mm-mm. So Denise, alam natin na, well, dapat masanay na tayo na sa panahon ngayon, hindi lang simpleng usapin ito wind signals, number 1, number 2, number 3. Alam natin, simpleng ulan lamang ay sapat na para makapag-cancela ng mga klase, mm-hmm, at hindi makadaan ng maraming sasakyan. Kung naalala mo, a few months ago, gaya ng nangyari, kahit walang signal number 2, kahit hindi typhoon level. Ano? Pero sa nangyari kasi dito sa Kabikulan, lalong-lalo na, no? Nag-overflow daw yung Naga River, mm-hmm, sabi. At dyan sa Albay, dapat abangan din yung kung yung around the volcano daw, posible, yeah, na magkaroon ng kung ano-ano ng epekto. Pero as we speak, so nasa ilalim ang Metro Manila signal number 2 at kasama po tayo sa heavy rainfall warning. Mm-hmm. Okay, so ang orange warning level daw ngayon ay nakataas sa Batangas, sa Quezon, particularly areas ng San Francisco, San Andres, San Narciso, Mulanay, Catanawan, Buena Vista, General Luna. Alright, yan po ang orange warning level. Yung yellow naman, okay, marami pong bahagi ng, of course, Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal, at kasama rin dyan ang Quezon. So, ang inaabisuhan daw yung mga local disaster risk reduction management offices sa mga LGUs na mag-monitor. Aww. So, okay, ang orange rainfall, ang ibig sabihin nito ay maghanda, no? Mm-hmm. Be prepared. So, Batangas, portions of Quezon, ang yellow naman, be alert. Mm-hmm. So, kung magta-translate ba yan sa lokal siguro na sentimento, mm-hmm, o kung magigets ng marami, ano, yung, kumbaga, yung mga local officers lang siguro bahala mag-transfer doon. So, in-expect na magkaroon ng light to moderate rains, with occasional heavy rains, ano, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan,
Pampanga, Zambales, and Bataan. Okay, and, yeah. No, we are showing, of course, images of yun nga, yung mga areas na nasa lanta. We see ito, mga vans, no, na kalahati na lang yung nakikita natin. We also saw a while ago, meron mga hanggang kilikili yung taas ng tubig. So again, that is the onslaught of Christine, na hindi pa nga nagla-landfall. Tropical storm. Tropical storm. So 62 to 88 ang bilis niyan. So kung tutuusin mo, hindi pa yan ganong kalakas. Pero ang kahapon, nasa 15, ano, tama? Ngayon, nasa 30 ano, yung speed niya. Medyo mabagal-bagal pa rin yun. At alam natin, mga kapatid, na kapag mabagal ang usad ng isang bagyo, mas nagkakaroon siya ng chance na humigo pa ng hatak, ng lakas, at nadadagdagan din yung hinihigop na tubig. No? So, pero itong kaiba kay Christine, kasi kung titingnan mo, okay, ang lawak ng sakop niya, kung tutuusin mo, umaabot dito, tingnan mo yung hangin at yung ulan na covered niya. So magtataka ka, andito yung mata ng bagyo, pero inapektado yung mga nandito. Ayan. I-explain lang natin mabilis, Lord, no, sa mga nakakakita po on the screen. Yung green, it signifies the wind. At yun yung tinuturo ni Lord kanina. Tapos itong ano bang kulay yon? Yung asul, yan yung pinaka tubig, tama? Yung mamula-mula. Oo. Yung mamula-mula naman, makita natin. Well, suppose... This one. Ito ba? Oo. Nako-colorblind ako. Wait, nako, ayaw sorry. Oo. Anyway, as of siguro 2 p.m. may bago nang nilabas na parang bagong alert ang PAGASA. Kasi last time, 11, every 4 hours naglalabas yan. So mag-aabang tayo. Every 3 hours pala. So ang next na abangan natin yung alas 5. Pero ngayon, ang Tropical Cyclone Bulletin ng PAGASA, may bago na ba silang pinost? Okay. Again, mga kapatid, ang publiko ay inasana na maghanda po, no, sa hindi po yung pagbabayo ng hangin ang usapin dito, kundi yung buhos ng ulan. Tubig, yeah. Malakas sa buhos ng ulan. Siguro mamaya may makausap tayo sa PAGASA kung ano ba yung mga inaasahan at ano yung katumbas ba kasi nito mga asang ibubuhos ng tubig. So, tingnan natin ang mangyayari. Kunyari, Wednesday ngayon, what is the weather later and tomorrow dito sa Alma, sa Metro Manila? Buti na lang natatakpan yung Go Premium. Ano? Oo. Ayan. Pinipilit na tayo mag-Go Premium. Anyway, mga kapatid, may mga reporters rin tayo, may mga mojos tayo na naka-situate doon sa mga areas at ready na mag-ulat ng sitwasyon na nakikita nila maya-maya lamang. Alright? So, again, yung mga certain numbers lang, 400,000 almost, no? Ang tinamaan dyan sa Kabikulan, mga kapatid. So, merong 3,095 families ang na-displaced so far. Ang report din ng NDRMC, may 77,910 families ang apektado. At doon dyan, ang mostly yung branch dyan ay sa Kabikulan talaga. 57 damaged houses, may tatlo raw na mga namatay. Okay, alamin natin mga detalye ngayon mamaya. Pero again, ang Kabikulan ay, well, at least, no, isang area dyan ay dineclare na under state of calamity, so para mapagalaw na yung mga pondo. Anyway. Mamaya, tama ka, Lord, may makakausap tayo from a representative from, I think, PAGASA that will allow us to learn more about the situation. Pero ngayon, again, for the latest on Tropical Storm Christine, let's talk to PAGASA weather forecaster Eri Estrella. Magandang hapon po. Unang tanong po, saan po ba huling namataan? And itong si Christine. Good afternoon po sa ating mga taga-subaybay po. Huli pong namataan ang bagyong Christine, 155 kilometers east of Kasiguran, Aurora po. Okay. Hello, okay. Yes, sir. Apo, sir. Saan po, ay gaano pa po, ano pa po ang inaasahan for Christine in terms of Christine intensifying for the next couple of days, sir? Okay. For Christine po, ang forecast po natin ay, since she is, yung bagyo po ay moving northwestward
For the next 12 hours po, maaaring siyang mag-turn westward po for the rest of the forecast period. Mm-hmm. Ngayon po, ang ano po niya, maaaring siyang mag-intensify pa since nasa waters pa rin po siya. Mm-hmm. Ayun po. Okay. Sir Torres, tuloy ba ang ina-expect daw ang magla-landfall ito mamayang gabi? Mamayang gabi po hanggang madaling araw po ang expected na landfall niya po sa Isabela po, sir. Opo. Okay. Sir, marami nagugulat sa lawak ng sakop nito. Kunyari, kung nakita sa mapa, no, ang nandito yung mata niya sa may bandang eastern part. Pero umaabot hanggang Bicol yung epekto daw ng ulan. Sir, ano ba yung diametro nito? At ito ba pag tumama ng kulupaan, mag-ihina ho ba? Okay. Sa unang tanong niyo po, Sir Lord, po, ang radius niya po ay 730 kilometers. So, multiplied by 2 po, sir. Pasensya na po sa math. Apo, 1,460 po siguro. Tama po ba ang diameter niya? Tama po kayo, pero medyo kumunti po at ang lumitis. Tingnan ko lang po yung naunang ano po, issuance po. Opo. Medyo lumiit po siya. Dati po siyang 850 kilometers. Mm-hmm. Ngayon po, naging 730 kilometers na lang po ang radius niya. So, meaning po, mas lumiit po siya. Mm-hmm. So, yun po. Yun, nakalimutan ko po yung isang tanong. Pangalawang tanong, sir, ay kung pag ito ba, ito mama sa Isabela, normally pag dumaan sa mga mountain ranges ito, or sa Aurora, no, di ba humihina normally yung mga bagyo, sir, pag nagkaganon? Expected po na hihina po siya pag tama po ng landfall. Yan. So yes, sir, gaano karaming ulan ang dala nitong si Christine, sir? Sir, sa ayon po sa, ano, sa naitalang buhos po nung nakakaraan po, sa, lalo na po sa Bicol region, nasa mahigit 500 po ang naibagsak niya within the period of one day po. 24 hours po. 500 po talaga. Millimeter po. Millimeters, oo. Oh, more than po. Mabilis 'yun at malaki, sir. Ano ba po. Para magkaroon tayo ng ano, sir, no? Para ma-imagine natin. May maari niyo hubang ano is bigyan po ng visualization gaano karami 500 millimeters? Usually po, in a normal rainy season po, ano, yung in a month, ang binubuhos po ng, ang nakukuha po nating accumulated rainfall in a certain area po, yung pong medyo malakas na, nasa 200 millimeter po. Mm-hmm. So, in a month po yun. So, just imagine, ibinuhos niya po yun in just a day po. Opo. More than po. Oh. Sir, just to ano, no, para mabigyan lang natin ng visual, I guess, aid, imagination ng ating mga viewers. Ano po yung 200 po at saka 500, is that equivalent to, let's say, kasing laki ba yun ng isang buong football field? Paano po ba yun minimeasure? Opo, paano pong makukumpara? Yung pong mga measurement na yun is dun lang po sa mga ranges namin, ma'am. Parang, paano po ba? Meron po kasi kaming rain gauge na ang nire-represent niya is a certain area. Madalas po sa rainfall po is at 30 kilometer radius po. So every 30 kilometer po, yun po yung katumbas niya yung sa rain gauge po. So yung 200 po na millimeter na rainfall sana sa isang buwan in a span of 30 kilometers po. Mm-hmm. Parang ganun po. Opo. Okay. Sir, so again, pag-uulit lang po ng para magkaroon po ng babala ang mga nanonood po sa atin. Ito hubang si Christine, alam ba, pag nag-landfall huba, ano-anong mga lugar po ang dapat maghanda, sir? Okay po. Sa ngayon po, nakataas ang ating signal number 2 sa Ilocos Region po. La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Benguet, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, kasama po ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at ang northeastern portion of Sorsogon po.
Ayun po ang makakaranas ng malalakas na pagulan at malalakas na hangin. Samantalang sa signal number 1 po, ang nakataas naman po siya sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Rest of Sorsogon, and Masbate, sama po ang Tikaw at Burias Islands. Mm-hmm. Samantalang sa Visayas naman po, sa Western Visayas po, and then ang northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern central portion of Cebu, including Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran, and Southern Leyte. Mm-hmm. Mindanao naman po, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao Bukas Grande Group. So, pagdating naman po sa gale warning, nakataas na rin po. So, dahil po sa malalakas na pagbugso, maaaring malalakas na pagbugso ng hangin, sa Mimaropa, Visayas, and Mindanao po, tinaas nga po ang ating gale warning. Pinag-iingat po ang ating mga coastal municipalities sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora at Quezon po. Mm-hmm. Kayo po. Ito tingnan natin ha. So ine-expect bukas sa track po ng Pag-asa. Opo. Alas 8 ng umaga medyo nandito sa bandang dulo no ng eastern side siguro Aurora to tatama. 8 p.m. nandito siya, medyo mabagal-bagal na kilos yun, sir. Ano? Medyo nakakatakot din po yun, kung lalong-lalo na kung may baon itong malakas na buhos ng ulan. Opo. And then, nandun pa rin po siya sa karagatan. Kaya nga po, patuloy siyang humihigop ng moisture po. Kaya meron pong maaari po o posible pong mag-store o magtabi mag-ipon ng karagdagang pag-ulan pa po. Opo. Okay, last lang sir. Pag sige ito po, sir. Ho ba tumawid ng kalupaan, sinasabi by Friday daw, ano bang chance na mag-develop into a typhoon ang pinangangambahan nito? May posibilidad ho ba yun? Sir, maglalandfall na po siya mamayang gabi. Opo. Hanggang madaling araw, so yun na po yung pagtapak sa kalupaan. So ine-expect na po. Ine-expect hanggang madaling araw po, sir. I see. Exactly po, mga hanggang 8 p.m. hanggang 2 a.m. po. Mm-hmm. So maaari po siyang malakas na po ang posibilidad na hihina na po siya. Okay, ito na. Kalalabas lang po ng Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa no, sa mga social media apps. So paki-check po 'yan at doon po ay hindi po kinukulang ang Pag-asa sa pag-track at pinapakita kung saan yung mga pwesto at yung mga lugar na dapat maghanda. Alam ko po busy po ang inyong departamento ngayon, sir. Maraming salamat po. Yan po ang ating Pag-asa weather forecaster Eri Estrella. Thank you, sir. Okay. So let's now check in on Albay sa Bicol. As Tropical Storm Christine leaves parts of the province inundated, and we have Albay PDRRMO Officer in Charge, Engineer Dante Bacalao. Engineer, kamusta ho kayo dyan, sir? Maganda nga po po. Sa ngayon po, wala namang pag-ulan dito. Saka mahina na po ang hangin. Mm-hmm. So, karamihan po ng area at subside na ang tubig baha. Mm-hmm. Okay, sir, kamusta ho ba yung pakikwento ho sa atin? Ano? Anong oras nag-start na naramdaman yung buhos ng ulan? At may sapat ho bang oras na maghanda po ang mga kawani po natin, sir? Actually po, nag-umpisa yun nung Monday po siguro yon. Medyo hindi na tumitigil ang ulan. Mm-hmm. So maghapon yon, then pag kinaumagahan yon, may mga ano na sa amin, may mga nakarating ng report na ang tubig tumataas na. Then yung iba nga po, before kami mag-declare ng evacuation, sila localized evacuation na po. Mm. Talagang matindi po ang buhos ng ulan.
last time kasi na naramdaman namin yun, 55 years ago. Mga 1963 at yun. Kaya lang mas matindi ang dala ng dalang ulat 15. Kasi umabot po ito ng more than 500 millimeters compared doon sa 55 years ago. Opo. Kumbaga po yung sa dalawang buwan na pag-ulan, dala niya sa 24 hours po. Opo. So yung hangin hindi po, kasi kung tropical storm, hindi po issue masyado yung hangin, ano? Pero yung buhos talaga ng ulan. Opo. Hindi po masyado ang hangin. Mm-hmm. Kaya siguro po yung iba nating mga kababayan, parang binaliwala yung hangin kasi mahina. Pero medyo na-underestimate yung dalang ulan ni Christine. Ano po mga kailangan nyo dyan, sir, ngayon? Kamusta ba yung ating mga responders? Are you overwhelmed din? Kasi sa Nagaro, overwhelmed na. Ano pa yung mga kailangan ninyo, sir, in terms of supplies at yung mga rescue equipment, sir? Ang kailangan po namin dito, mga pagkain, mga non-food items also. Tapos yung ano naman, mga rescue equipment. Apo. Sir, kanina no, yung una nyo nabanggit is medyo humupa na ng konti yung buhos ng ulan. But as of the moment, engineer, how many barangays are still submerged underwater? At meron po ba kayong any information about potential casualties? May nakarating po sa aming balita na allegedly may dalawang casualties sa Ginubatan. Pero po, iintay pa po namin yung verified report. Mm-hmm. Yung airport, sir, kamusta po? Operational naman ho ba? Operational po ang airport dito. Mm-hmm. Okay. Sa ngayon po ang nasa evacuation center natin, nasa 100,400 individual. Apa? That is more or less 35,000 families. Mm-hmm. Sir, nakita rin natin no, yung taas ng tubig baha. Kamusta naman po yung sitwasyon regarding yung kuryente, yung water for the residents? Yung mga areas po na mataas ang tubig baha, pinatay po ang kuryente ng electric cooperative dito. Selective po ang pag-ano ng kuryente. Mm-hmm. Sa ngayon po, may kuryente na po. Okay. Engineer, I hope you don't mind. Huwag sana lagyan ng political interpretation itong tanong ko. Pero for several mga typhoons, ano, Albayas prided itself as being zero casualty. Ano bang ang tingin nyo ang nag-iba doon sa handling po ng pagpasok itong bagyong ito? Actually po, smooth naman yung handling. Nakapag-declare kami ng state of calamity and na-abisuan agad namin yung mga tao na mag-evacuate, forced evacuation kahapon from 12 o'clock to 5 p.m. Okay lang siguro medyo na-underestimate nung iba nating kababayan na yung dalang tubig, dalang ulan nitong bagyo. Sir, when you say na misunderstand or the residents misunderstood the situation at hand, what does that say about the current communication that that is happening between your organization and the residents po of Albay? May mga baka po yung hindi agad yung nakaalis ng bahay nila. Mm-hmm. Kaya nga po, may ano kami, in the future, in collaboration with PAGDASA, magkakaroon ng parang public information drive regarding sa dalang ulan ng bagyo. Huwag lang po tayo mag-concentrate doon sa dalang hangin. Opo. Oo. Sir, anong tansya po ninyo, sir? Ilang oras, ilang araw bago tuluyang humupa po yung tubig po dyan sa mga major roads po at least sa lugar?
Ang sa ngayon po, mostly mumupa na yung tubig. Maliban lang po sa mga low-lying areas. And kung hindi na po pumatak ang ulan, ang malakas, doon po within the next 24 hours, mababa ng tubig ba? Opo. Okay, I'm sure may mga areas pa ho dyan, sir, na hindi pa marating. Dahil siguro sa baka may mga naglandslide ano na mga at natabunan ng mga daan, sir. May mga inexpect pa ho ba kayong makita o matuklasan ng mga ganun? Actually po, may mga landslides na tayong report at naalis naman natin yung ibang landslide. Opo. Kaya lang talagang may mga malalaking landslides na laging impassable yung laging impassable yung mga kalsada. Nakikipag-coordinate po kami sa DPWA para sa pag-clear ng mga kalsada niya. Okay. Maraming maraming salamat po, sir. Ayan po ang Albay PDRRMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclao. On meantime, President maraming Bong... Maraming salamat din po and mabuhay po kayo. Engineer, maraming salamat po, sir. Meantime, President Bongbong Marcos has canceled all his appointments for the day to focus on overseeing efforts for Christine hit areas. And for details, we have Mobile Journal Julie Baiza. Julie, okay, kamusta ano naging resulta ng meeting ng Presidente with the NDRRMC? Yes, Lord. Kanina umaga nga nagkasagawa ng situation briefing ang Pangulo kasama ang NDRRMC at iba pang concerned government agencies. Sa briefing, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos yung maagang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Sabi niya, kahit pa unti-unti lang, kailangan magbawas ng tubig para hindi umapaw o umabot sa critical level sa sandaling bumuhos nga yung ulan dulot ng bagyong Christine. Napagtataya daw kasi volume ng ulan yung babantayan ngayong bagyo. Pero pinatitiyak niya na yung ilalabas sa tubig sa mga dam, paunti-unti lang at hindi naman mababaha yung mga nasa low-lying areas. Iniutos din ng Pangulo kay DILG Secretary John Vicremulla na alertuhin or paghandain yung mga local government units. Sila kasi yung first responder at sila daw yung makikipag-coordinate sa national government sa mga kakailanganin doon sa kanilang lugar. Piniyak naman ni Remulla na nakahanda yung mga LGUs. Sa panig naman ng OCD, nilatag nila yung mga kailangan sa ngayon. Una daw dyan yung transportasyon, mga rubber boats, para ma-evacuate yung mga binabahan lugar, particular nga sa Region 5. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, humiling na rin daw tayo ng tulong sa mga kapitbahay na bansa natin sa ASEAN para sa possible na additional manpower assistance at saka for transportation. Aside from rubber boats, kakailanganin din sa mga susunod na araw ng pagkain, malinis sa tubig, mga repair kits sa mga shelter at para sa mga nasirang tahanan. Kaya naman ng DSWD kanina na may prepositioned na mga family food packs sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Oh, Julie, matanong ko lang ano, kasi naalala natin last time, kamusta naman ang pagtugon nitong mga concerned mga government agencies? Kasi if you remember last time, nagpakita ng iritasyon yung Pangulo kasi nakita niya parang umulit na naman, bakit hindi prepared, bakit nagkagulutan. May ganyan ka bang na sense kanina or this time ready na sa nakapaghanda itong mga concerned officers na ito? Sabi nga ng Pangulo, makikita na we're ready. Kasi nga, ito sa initial stage pa lang, kumbaga parang isang Region 5 pa lang naman sa kanyang tinatamaan. Pero yung DSWD, nakapreposition na ng lahat ng tulong. Kumbaga yung preparation-wise, nakaready na yung lahat ng government agencies at this point. So ang titingnan na nga lang yung magiging track ng bagyo, titingnan kung ano pa yung mga maapektuhan. And once daw nakaya na nga pasukin ng tulong, gagawin na raw yan ang lahat. Iyon yung utos ng Pangulo kanina. Mm-hmm. I see. So nasaan ang Pangulo ngayon? Siya ba ay makakarating doon sa kahit anong bahagi ng Kabigulan at this point? Well, supposedly may events na tatlo ngayong hapon ng Pangulo, kabilang dyan yung sa Lagindingan Airport sana. Mm-hmm. Pero hindi na siya natuloy. So canceled lahat. And after nung briefing, bumalik na dito sa Palasyo ang Pangulo. Inaantabayanan pa natin kung magkakaroon nga ng aerial inspection or pagbisita dyan sa mga lugar sa Bicol, either ngayon o bukas. Mm-hmm. Julie, sorry ah. Sa ganito pagkakataon ba, bigyan mo kami ng konting ano. Sino ang unang-unang nagre-report sa presidente at sino yung parang pinakataya, yung talagang pinakamaraming tinatanong sa kanya sa ganyang pagkakataon?
Kapag sa situation briefing, of course, yung pag-asa muna, no? Mm-hmm. Binibrief talaga yung Pangulo. Ano yung track ng bagyo, nasaan na, saan patatama. Kasi ang Pangulo, nagpa-follow up din siya sa mga ganyan eh. Tinitinan niya yung mapa kung saan yung mga tatamaan lugar. Kasi ang sabi niya, mahalaga nga daw yung papel ng pag-asa para makita natin saan tayo magpreposition ng mga tulong. Mm-hmm. Tapos after that, sa mga susunundan na ng OCD, ng Office of Civil Defense and NDRRMC, kasi sila naman ngayon nagbibrief, ano na yung nangyayari ngayon? May casualties ba? May nawawala? Ano yung mga kailangan? Saan yan kailangan? And then, kapag natapos na yung pag-identify, ano yung, sino yung tatamaan, sino na yung apektado, papasok na yung mga tulong. So, yan, si DSWD, papasok na yan. Si DPWH lalo, kasi parati silang hinahanap na parang ilang lugar yung hindi mapasok. Kung hindi natin mapasok, paano natin mapapadala ng tulong yung mga yan? Kailangan ba ng airlift? Si DFT, if I remember correctly, no, parang ngayon ko lang nga din narinig na in advance humingi ng tulong sa international, sa mga ASEAN neighbors natin, ang NDRRMC and DND. Kasi parang previously, talaga nagsisend sila, pero after ng bagyo, pero ngayon parang kumbaga bilang paghahanda, lumapit na agad tayo sa kanila. Mm-hmm. And after that, ayun, puro directives naman ng Pangulo na yung magkakasunod. Kumbaga iniisa-isa niya itong bawat agencies na to na o saan walang kuryente, anong kailangan para maayos natin yan. Saan walang tubig, si DSWD, ba meron bang mga water filter na ready? So parang ganun yung nagiging overall takbo ng situation briefing. Pero kasi eto nga, dahil medyo advance, dahil nga mag-landfall pa lang yung bagyo mamaya, more on preparations talaga yung naging ikot nung ano kanina, nung briefing. Pero kapag mga after bagyo yung mga situation briefing, puro mga damages yung nire-report doon. Hindi lang din yung mga national, hindi lang yung mga national agencies natin sa national, ano, pati yung mga LGUs pinapatawag yan para sila yung mag-report ng mga nangyayari sa ground. Mm-hmm. I see. Okay. On that note, maraming salamat sa oras mo, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Thank you, Julie. Now we head on over to our social media stories where we're seeing a lot of stories about the storm's onslaught. Unang-una, on onenews.ph, Lenny Robredo, other residents seek help as severe floods hit Bicol due to Christine. Mm-hmm. Oo. So ayan yung sinasabi nila na yung Facebook page ni former Vice President Lenny Robredo ay nagbibigay rin ng kung ano-anong updates. At dun din, nanghihingi ng tulong yung mga nabiktima ng bagyo. Nakabantay talaga dyan, lalo na kagabi at the height of the heavy rains that caused flooding. And marami rin residente ng Nagat, ilang parte ng Bicol, ang nagpo-post sa Facebook page ni Attorney Robredo tungkol sa kanilang sitwasyon. Mm-hmm. At sinasabi ng iba, yung ibang bangkang ginagamit daw ngayon ng mga nandun, ano, ay galing pa mismo doon sa Angat Buhay Foundation ng dating Vice Presidente. Actually, pero mag-ingat po tayo kasi may mga sinasabi ngayon na paalala kasi meron mga nananamantala. Ito na nga yung sitwasyon, but they're taking advantage of those people in need. May mga posters daw po kasi ni VP Lenny on social media claiming na pwede magpadala ng financial donations sa kanila. Kaya po ang paalala natin, only the Kaya Natin Movement, ang partner ng Angat Buhay, ang pwedeng tumanggap ng cash donations. Pero of course, ang pinaka-official na channel niyan ay yung local government ng Naga City, Kamsur. Ngayon, ang sabi sila raw ay in need of trucks no, and other assets na makakatulong na mag-navigate through flood waters. Kasi between 3 to 6 in ang iyang lalim no ng tubig at na-overwhelm na raw yung rescue operations ng city. Lalong-lalo na itong heavily flooded areas daw diyan ay Camela, Del Rosario, Doña Clara, Concepcion Pequeña, San Antonio, Concepcion Pequeña, Villa Karangahan, San Felipe, Clupa, Calawag and Zone 3 for Triangulo. Okay, marami rong pamilya na ilang oras na raw stuck sa ibabaw ng kanilang mga nabubong ng kanilang mga bahay at hindi raw marating-rating. So meron ding panawagan para sa pump boats lalong-lalo na. At nanawagan din ng dating Vice President na sa mga lokal ng mga kainan, restaurants, hotels and other, or any other facilities
sana raw makatulong naman sa preparasyon ng pagkain. Mm-hmm. Maraming affected families. Uh-oh. Ayan. Partner, para, di ba sinabi kanina ng pag-asa forecaster, 700 yung lawak, no? It's 1,460. Pero imagine lang natin yung isang bahagi, no? Mm-hmm. Ang 700, just to give you an idea of how wide that is, Manila hanggang Baguio ay wala pang 300 kilometers mm-hmm. yung distansya. So kung iisipin mo, gano'n kaano ang lawak niyan. Pero mabanggit ko lang, partner, sabi 500 plus, di ba? Binuhos daw ng ulan in less than 24. Oo. 500 millimeters. Ang Ondoy, nagbuhos na nasa 400. I'm not sure kung umabot pa ito ng 500. Oo. Pero 400 plus, itong interesting dyan. Ang trough na pinasok yung track niya is almost the same as itong magaganap mamaya kay Christine. Hmm. Dyan din sa may Northern Aurora ang pasok. So be alert, be prepared. Ah. Yan po ang paalala ng marami. Ito naman po, mula sa Philippine Star, ang story natin, SM Serinaga is offering temporary shelter to those affected by Storm Christine. Mm-hmm. Oo, nakita natin yan, no? yung post ng SM where they're saying the mall will accommodate those who wish to seek temporary shelter from heavy rainfall and flooding caused by Tropical Storm Christine. Overnight parking charges are waived for today, October mm-hmm. 22nd. Eh, 23 na ngayon. At may mga malls talaga na purposely sinastop nila yung operations para alam nila, wala namang makapag-shopping sa ganoon. So, inoopen na lang yung malls para at least kahit pa paano may solid roofing naman yung mga evacuees. At yung parking, at hindi, igit sa lahat, may libreng mga charging stations. Mm-hmm. Kasi at this point, kailangan yung mga, di ba, kuryente, mga for the devices para ma-charge sila. Oo, para to have contact also with their loved ones. Again, pinapakita po natin ang sitwasyon, no? Kita nyo naman yung water. Actually, ito yung isa nating story, our third story that we'd like to share with everyone. A very inspiring one. Kuha ito ng team ni News 5 correspondent Gio Robles mula sa kanilang hotel. Mm-hmm. So these are Naga City residents throwing canned goods and other foodstuff to fellow residents who were affected by the massive flooding. Kung kita nyo po dun sa taas, may mga taong nagbabagsak ng kung ano-anong pagkain, kung ano-anong delata daw para makatulong at makapag-share din, no, ng mga basic necessities dun po sa mga hindi nila mapaakyat o hindi makaakyat, rather. Yan po. Spirit of Bayanihan definitely still alive. Mm-hmm. Oo. Ang galing. At yung advantage talaga ng mga delata. Yeah. No? At this point, siguro, kung yung mga relief drives, ang i-ready po natin ay maliban sa mga hygiene kits. No? Mm-hmm. Mas mahalaga po yung hygiene kits. Mga hygiene kits, andyan yung mga toothpaste, sabon, at lahat ng kailangan para panlinis ng katawan at mukha, at pang toothbrush, etc. Yung sa pagkain din. Uh-oh. Yes, you were about to say. No, I was gonna say more than, for the hygiene kits, ang pinaka-importante po dyan is something that you can use, yung antibacterial soap. Dahil kapag may baha, the risk also of infection, yung mga leptospirosis and all that. Naku, ang immediate po na gagawin, as soon as you get to dry land, pag medyo settled po kayo, mas hugasan kagad. Mm-hmm. At yung maliliit na mga sugat sa inyong mga paa o kung saan man, pwede po yung ma-infect. Mm-hmm. So that's a top priority also once you get settled. Oh. Again, ang interesting lang ng certain parallelisms itong kay si Christine kay Ondoy, no? Parehong-pareho din. Ilang areas, bahagi ng Aurora pumasok September 26, 2009. Mm-hmm. Ang kaibahan lang kasi, itong si Ondoy, humigop siya o humatak siya ng habagat kasi habagat season pa ang September. Eh, no? At kung tutuusin mo, yung mga dinaanan niya sa Central and some parts of Northern Luzon ay signal number 1 lamang. Mm-hmm. No? Nagkataon lang na, at ito pa, 455 millimeters compared to ang 500. Binuhos na tubig in a span of 24 hours compared to 500 na binuhos sa Bicol. So, ito ay dapat bigyan din ng pansin. At mahalaga yung sinabi kanina ng PDRM officer, no, na yung pag-transmit siguro ng sense of urgency doon sa mga residents. Kasi wag lang yung signal number lagi ang titingnan. Mm-hmm. Well, alam natin, lalo na sa Metro Manila, hindi kailangan ng wind signals para mag-stand still ang traffic natin na lambado sa back. Tama yun. Kailangan communicated properly. Kung ano yung
if need be, there has to be some sort of comparison as well. Katulad na lang nung mga numero na naibanggit na nabanggit mo kanina. Okay. Kung kayo po ay mga nandyan, ano, you live in Bicol or dyan sa Naga, mangangamusta lang sana kami at baka naman pwede pong mag-comment kayo kung kamusta na po kayo dyan at ang mga kailangan po ninyo. Alright. So, sa mga nakatutok ngayon, tayo po ay may live stream sa Facebook, sa YouTube, at dyan po sa TikTok ay may presence rin po tayo. Mm-hmm. Alright? At mamaya-maya po, ifa-flash natin itong mga mahalagang mga numero maaari po ninyong tawagan. Ano? Mm-hmm. Or in cases of emergency, o saan ang maaaring tawagan para kung ikaw may extra ka, kung gusto mo mag-donate, ano? Bank account numbers and everything, and mga saan pwede ihatid ang mga donations sa inyo. Okay, up next, kamusta naman kayo mga kababayan natin sa iba pang bahagi ng bansa habang mukhang lalakas pa yata ang bagyo. Again, we have more reports sa pagbabalik yan ng Afternoon Delight. Alright, pinapakita po natin ang mga emergency hotlines sa maaari po ninyong dulugan. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Flood waters have already risen to above head level in many areas in the Bicol region. Residents continue to ask for help as Tropical Storm Christine is expected to further intensify. News 5 correspondent Mon Gualvez reports. Sumisigaw na nagpasaklolong ilang residenteng natrap sa lampas taong pagbaha sa Barangay Triangulo, Naga City, Martes ng gabi. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulang dala ng bagyong Christine. Kaya sa ilang lugar, lumubog na mga sasakyan dahil sa hanggang 5 talampakang pagbaha. Nagsagawa naman ng relief at rescue operations ang Angat Buhay NGO ni dating VP Lenny Robredo. Nagpagamit sila ng rescue boats para sa mga gustong lumikas. Mataas na baha rin ang naranasan sa Del Rosario, Naga City. Umapo naman ang spillway sa Barangay Fabrica sa Bayan ng Bula sa Camarines Sur kaya bumaha sa kalsada nitong Martes. Pumasok din ang tubig sa isang eskwelahan. Sa Pasakaw, abot bubong ang taas ng tubig. Dahil sa walang tigil na ulan, bumigay na ang Waras Bridge sa Maharlika Highway sa Bayan ng Pili. Ito pa naman ang daan patungong Naga mula Legazpi. Ang isang mall naman sa Legazpi, pinatuloy na ang ilang lumikas dahil malaking bahagi ng sentro ang lubog sa baha. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong Albay. Sa Barangay San Francisco sa Ginubatan, rumaragasa ang tubig sa ilog kahapon. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Barangay Marambas o Was Albay dahil sa pag-ulan. Nagkulay putik naman ang alon na humahampas sa dalampasigan. Sa panayam ng Good Morning Kapatid sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Albay, halos 6,000 pamilya o 17,000 individual ang kinailangang ilikas. Binabantayan din ang banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Sa ngayon, expected namin yung lahat pero wala pa kami nagatanggap na report. Tungkol doon sa mga
other persons sa mga damage yet or report of data. Sinakluluhan naman sa Gimalota, Sorsogon, ang isang 20 anyos na kabuanan na ang ipinagbubuntis. Not possible na kasi ang mga kalsada dahil sa pagbaha. Tulong-tulong ang rescuers na siya'y buhatin para maihatid sa nag-aabang na ambulansya at madalas ospital. Hindi na rin madaanan ng kalsada sa Barangay Payapa, Tagkawayan sa Quezon. Umapo kasi ang ilog kaya umabot sa kalsada ang tubig. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Now here is a quick rundown of our other stories on One News. Former Colonel Edilberto Leonardo has confirmed the affidavits of former PCSO General Manager Royina Garma during the House Squad Committee hearing. These include the controversial cash reward system allegedly implemented during former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy is attending the Senate hearing on his alleged trafficking and sexual abuses. In a testimony, former KOJC volunteer worker Teresita Valdehueza revealed years of alleged sexual abuse and exploitation by the preacher. And Davao City Representative Paulo Duterte took a hair follicle drug test and challenged PBA party list Representative Margarita Nograles to do the same, calling her part of Congress's young goons. For her part, Nograles pointed out that Duterte's test was done in August and invited him to join her for a new drug test on October 23. Both are vying for the first district seat in the 2025 elections. Okay. Silipin naman natin ang panahon dyan sa Cebu. Sige. Pero bago natin puntahan si Dale. Yes. Meron na pang tinatawagan pa ata natin. Kinokontak natin si Dale. Mm-hmm. Itong si Margarita Nograles, yung PBA, supposedly para sa mga atleta ito. Mm. No, ito yung party list na ito na PBA. Young goons daw Kasi merong young guns. Mm-hmm. So parang young goons, young guns. Oo nga. Salba. Oo. Maya-maya rin makakausap din natin kung ano ang sitwasyon ng weather dyan sa Davao. Mm-hmm. Kasi for the longest time, ang umiiral na panahon ay ang Bagyong Digong, Bagyong Sara, at Bagyong Apollo no? Sa ating mga headlines. Mm-hmm. So kung ano ang physical na panahon dyan, aalamin natin yan maya-maya lamang. Alright. So, mga kapatid, again, ine-expect na mamayang gabi magla-landfall daw sa bahagi ng, ito sa pag-asa, sa bahagi po ng Aurora. Itong si Bagyong Christine. So, mga kapatid, tropical storm. So, 62 to 88 kilometers per hour. Hindi ganong kalakas, pero again, wag natin i-underestimate. Kadalasan ay hindi po yung lakas ng hangin ang kalaban natin, kundi yung binabaon na lakas o dami ng ulan. Tsaka paalala lang natin because I'm sure, Lord, marami yung nakaalala dun sa Bagyong Ondoy. Ano? Yeah. Ano yung numero na binatawan natin kanina? Nasa 455 millimeters po yung naibuhos ng Bagyong Ondoy. Ito pong si Christine, Tropical Storm Christine, nasa 500. Sabi ng tagapag-asa. Hindi pa umaano to, hindi pa nagla-landfall. Hindi pa nagla-landfall sa lagay na yan. So, abangan natin yan. Pero minsan kasi, again, kunyari, if this is the eye of the storm, sabi na kadalasan dito raw kalmado sa gitna. Dito yung maligalig, yung outer wall. So, yung pagdaan yan, dyan ka mag-abang. Kung malakas ang hangin. Pero kung hindi naman issue yan, kung halimbawa, isipin mo nandito si Christine, dito banda, yung Albay. Yes. Di ba? Oo, yung hatak talaga. Oo. So, minsan talaga, hindi tayo pwedeng maging handa. Again. At minsan naman naghahanda ka, parang wala naman. Kaya for the next time, binabaliwala mo yung preparasyon. Okay, ito na yung sinasabi natin. Kamusta naman kaya ang panahon dyan sa Davao? Alamin natin mula kay News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta ka na, Bril? Yes, dumiram mo patatapos lang ng mag-hair follicle test. Ito ng si PBA Party List Representative Ms. Nograles. Dito na talaga nga diagnostic center sa Bahada, Davao City. At ito ay kaugnay sa hamon sa kanya kagabi ni
Davao City 1st District Congressman na Paulo Pulong Duterte nagnamagpa hair follicle test sila para malaman na gumagamit pa sila na ligay na droga. At yun nga, sabi ng doktor dito na ang resulta ng nasabing hair follicle test ni Congressman na Mix Nograles ay makukuha this November 18, kasi nga ang proseso nito is ipapadala pa ito sa USA kasi nga walang testing dito sa Pilipinas na makapag-confirm kung positive o negative sa drugs in terms of hair follicle. So mataas yung proseso para lumabas yung test or results ng hair follicle test nitong ang si Congressman na Bruce Nograles. Brill. Okay, Brill. Matanong ko nga, bakit ba humantong sa ganyana? Meron bang akusasyon na ang isa't isa na sila ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na mga gamot? May gano'n ba akusasyon? Mm-hmm. Kasi nga, Lord, no, nagagat itong parang yung si late speaker Prospero Boy Nograles. Na sinabi niya na drug addict daw ito nga si Congressman Pulong Duterte noong taong 1992 at 1994. So matagal na ito. So, ito yung hugot ngayon ni Congressman Pulong Duterte sa ngayon kung bakit niya, kung bakit ilang magpa-drug test with mga Nograles. Specifically, ito nga si Congressman na Mig Nograles. At ngayon din, ay nagkataon na tatakbo silang dalawa bilang kongresista dito sa 1st District ng Davao City this coming midterm election. Mm-hmm. May ganyan pala ha. O, alam ko, Brill, sabi dati ni Carlo Nograles in interview namin, magkamag-anak pala sila. Ano, medyo may link mag-on, di ba? Tama? Okay, pero anyway, Brill, matanong na, kamusta ang panahon dyan? Umuulan ba? Mahangin? Makulimlim? Kamusta? Mm-hmm. Alam mo, Lord, dito sa Davao City, compare sa hapon na mga kulimlim hanggang sa makulana buong araw dahil sa buntok or top nitong si Bagyong Christine at malayong malayo ito sa sitwasyon kahapon kasi ngayon ay napakainit na at maganda na ang panahon dito sa Davao City. At hopefully, tuloy-tuloy na ito at nagbabala naman ang pag-asa na huwag magpakampante ang mga taga Davao, mga Davaoan, especially ang mga lahat ng mga taga Mindanao kasi may bansa pa rin nitong si Bagyong Christine. Alright. Mabuhay ka at maraming salamat ang ating News 5 correspondent Bryn Moltalvo reporting from Davao. Okay, from Davao, lipad tayo ng Cebu. Silipin naman natin ang lagay ng panahon at ang sitwasyon ng doon sa probinsya ng Cebu. So let's bring in One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, kamusta? Maulan ba dyan? Yes, Metro Cebu continue to experience nga yung cloudy skies with on and off light rains. Combined with gusty winds since yesterday. The rains momentarily stopped at around noon, but the showers continue around 1 p.m. and now heavy rainfall is experienced here with gusty winds that continue up until now. But the weather forecasters also warned that at Apagdaan sa Mactan Station also warned of possible heavy rainfall and flooding, especially in the northern and central Cebu, brought about by the tropical storm Christine. Meanwhile, in Camotes Group of Islands, one is reported missing from a capsized motorbangka amid the huge waves. The motorbangka came from Ormoc City with three passengers. They are headed to Pilar Town in Cebu's Camotes Islands to buy goats. It is reported that the motorbangka sailed at about an hour before the Coast Guard suspended all trips for sea vessels. The PCG rescued Jesse Anasco and Junrex Lanogan, who are from Naungan in Ormoc City. The Coast Guard is still conducting a search and rescue operation on the missing owner of the motorbangka, Rodolfo Villar. According to the PCG, the motorbangka had engine trouble and they were also hit by huge waves. Back here in Cebu, classes are still suspended and all sea trips are canceled because of gale warning issued today from the storm. There are about 490 passengers or stranded passengers in the ports of Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Sikihor. There are also 66 passenger ferries that are also prevented from sailing as of today. Still in Cebu City, there are certain road sections that are temporarily closed
One is near 20 Osmeña Circle because of falling concrete debris from an old building caused by the strong gusts of winds. A fallen tree is also blocking the road near the SM City Cebu at the North Reclamation Area. But clearing operations are ongoing and the road is expected to be open again soon. There are also reports of billboard tarpaulins in Mandaue that were blown away by strong winds. Falling concrete debris were also reported from the ACT school along N. Bacalso Avenue portion of the pedestrian walk were cordoned off also. Soldiers from AFP Visayas Command based in Cebu City are also getting ready to be deployed to several areas in the Visayas should the need arises to respond to emergencies. Lord, Denise? All right. Maraming salamat sa iyo, Dale Israel from Cebu. Siya rin po ang editor ng The Freeman. Mabuhay ka, Dale. Ingat kayo. All right. Okay. Madami tayong... Mag-ingat mga kapatid, mag-ingat po. Hindi pa tapos. Marami pa pong dadaanan. Yes. Itong si Christine, mga kapatid, at be prepared. Mag-monitor lagi. Kung palagi sila nakatambay sa social media, may social media accounts naman correct po ang PAG-ASA uh-oh at iba pang mga concerned agencies like the NDRRMC. Uh-oh. And if possible, wala pong there's no such thing as being too paranoid when it comes to your safety. So kung kayo po ay may libreng oras na mag-prepare na ng mga emergency kits, ng mga kailangan, ayusin na po para anytime, especially if you're in that high-risk areas na or flood areas, kung nandyan po kayo sa mga lugar na yan na alam naman natin na historically ay lagi talagang nasasalanta. Again, alam natin, di ba, hindi kailangan ng typhoon o ng storm signal number 1, 2, 3. Simpleng extended na pag-ulan lamang. Even for isang oras, 30 minutes, lubog na tayo lahat. At least ito, some parts of Metro Manila ganun. So maghanda po tayo mga kapatid. Mm-hmm. At minsan kung kailan pa tayo nagpe-prepare, tsaka kala mo wala, no? Mm-hmm. Pero yung next time, so we tend to relax. Mm-hmm. Pagbalik nun, yari. Anyway, all right. Ingat po kayo mga kapatid. That will have to do it for us this Wednesday, October 23rd. Please keep safe, stay dry. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tang. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Stay safe, stay dry.